And that executive officer would be none other than its governor, who unfortunately is now nearing the end of his term. But let's find out, ano ba ang mga leksyon, ano ba ang mga natututunan from being governor of Batangas, and what is Batangas now compared to 9 years ago, or ewan ko kung how many decades ago. We'll talk to the Honorable Governor of Batangas. We have with us Governor Dodo Mandanas. Nako, konti ko na sabihin Manzano, Edo Manzano, kasi artistang artista dating nyo ngayon, Governor. Maraming salamat, Sito. Kamusta na ba, Governor? Medyo papatapos na raw ang iyong term, your third term? Third term. Meron tayong legal requirement na hindi na pwedeng mag-re-election. It was always three-year terms, no? 3 years, and there will be 3 terms allowed. Mm-hmm. Kaya ito na yung aking patatlo. Mm-hmm. Nagsimula ako noong 1995. Okay. Looking back, Governor, did you expect it to last this long? Sa totoo lang, ang gusto ko talagang gawin, pasimulan to, dahil alam naman natin na pag ang pinag-uusapan socio-economic development, yung pangangailangan ng tao, ito naman tuloy-tuloy. Natutuwa lang ako, nagkaroon ako ngayon ng pagkakataon na makabahagi dito sa napakahalaga, lalo na sa mga panahong ito. Na alam naman natin na medyo masalimuot, alam natin na napakaraming suliranin, at mabuti naman at sa Batangas ay ating naipahahayag at nagkakaroon tayo ng halimbawa na gaano mang kalaki ang suliranin sa buong mundo o dito sa atin, sa ating bansa, kaya pa rin natin ang Batangas simula nitong 1995 hanggang ngayon. Ito naman nasa lahat ng mga dokumento ng Department of Trade o Board of Investment. Ito na ang lalawigan na nakaakit ng pinakamaraming at pinakamalaking investment na mumuhunan. Mahalaga ito dahil ang una nating gustong gawin, bigyan ng pagkakataon ng ating mga kababayan, sabi ko nga kung gaano mang kagulo, ng pagkakataon na mabuhay ng marangal. May hanap buhay, at yung nakakapag-aral pag nakakasakit, nakakapagpagamot, at ito ang gusto nating bigyan talaga ng tuon at makalaga, yung good governance. Yung sinasabi mong investment governor, no? Ano ba ang matatawag natin pinaka single biggest investment of any business entity sa Batangas o sa any part of Batangas? Siguro ang pinakamalaki ay nakatuon dito sa development nitong mga nakaraang taon, dito sa ating power plants, sa energy. Energy. Okay, kasi maraming pumasok na mga power plants. Ngayon dito sa Batangas, mahigit na kalahati ng power requirement ng buong Luzon, kasama ng Metro Manila, 51% galing sa Batangas lamang. Ibig mo sabihin, pag sinabi ng mga Batanggenyo na, alay, dyan na kamo, dyan na kayo, magdidilim ang Metro Manila. Buong Luzon. Buong Luzon. Hindi lang pala Metro Manila. Buong Luzon pala, damay. 51% nandiyan. Dahil hindi dito yung ating first gas. Dalawang planta nila doon na 1,500 megawatts. Okay. Meron tayo sa Batangas City, Ilihan, 1,002 with Koreans. Okay. At dito sa Bayan ng Kalaka, yung ating Napocor, may 600 megawatts. Kasama pa ang Batangas dito sa geothermal. So kita mo, iba't ibang klase ang panggato. Geothermal ka mo? Akala ko ba? Yun ba yung mga hot spring? That's it. Meron bang hot spring sa Batangas? Kasi alam ko, Tiwi, Albay lang ang meron. Meron tayo. Mas malaki pa. Ito alam mo yung Makiling na nasa Batangas at sa Laguna. Yan parang pinatubo. Yan vulkan dati. Yun din pala yung pinagkukunan katulad ng mga hot spring sa Pansol. Pero Laguna na yon, hindi po ba? Laguna, pero magkaratig. Boundary yan. Kaya kahati kami doon. 250 megawatts yun sa geothermal. Ayan, geothermal yon, yung mainit na tubig na galing dito sa mga vulkan. Okay. At meron din naman tayong natural gas. Yun ang pinakamalinis sa lahat and the most efficient. Galing naman ito sa Palawan. Sa Malampaya. Malampaya. Ito yung longest submarine
na undersea na pipeline. Mm-hmm. 508 kilometers ito. Mm-hmm. Sa Batangas din ang punta, at yun naman ang ginagamit na panggatong dito sa mga power plants na umaabot ngayon sa 2,700 megawatts. Mm-hmm. Kaya sabi nga, yung Batangas, ngayon ay nabansagan na most powerful province. Okay. Pero electric power lang naman. Electric power lang. Pero ganun pa man, pati na rin yung ating mga jeep at mga buses, hindi tatakbo yan kung wala ang Batangas. Dahil nandoon, ang sabi mo nga, Karina, Shell, Caltex, Depo ng Petron. Pinag-uusapan natin dito 65% ng gasolina, diesel, at pati itong panluto nating LPG. Diyan din galing sa Batangas. Diyan nagmumula. Diyan ang mga refinery. So 51% of the power requirements of Luzon comes from Batangas. Yes. 65% of the fuel requirements of Metro Manila. No, Philippines. Of the Philippines comes from Batangas. From Batangas. Dahil nandiyan ang Caltex, Shell, Depo ng Petron. At meron ngayon mga pumupunta dyan, yung kung tawagin ng mga new players. Dahil sa ganda nitong ating Batangas Bay. At alam mo naman, medyo tahimik. At maayos nga tayo dito. Yun ang ating pinangalagaan. At ganoon na rin, kaya naman dyan na rin inilagay itong ating alternate port sa Manila. Siguro sa ngayon, second only to Port of Manila ang Port of Batangas. Yung Batangas City Port? Yeah. Yung po ba yun? Yes. Okay. Yun. Pero ito, ngayon, tapos na yung first phase, ginagawa ngayon yung second phase. At ito pag natapos, 60 to 70% ng lahat ng mga barko, passenger and cargo na pumupunta sa Visayas and Mindanao, iyan na ang gagamitin. At 50% ng ating foreign shipping ng mga containers, dyan na rin. Kasi ngayon, kalamihan yan, nandito sa so Port Manila. Of Manila. Okay. Kaya, to decongest, ito naman balangkas pa ito ng ating pamahalaan. Nung pang early 80s, na parang nabinbin nung panahon ni President Cory, pinasimulan ulit ni President Ramos, itinuloy ni President Estrada, at itinutuloy ngayon ni President Arroyo. So, ang mahalaga dito, medyo naman magluag at pataasin ng konti ang antas ng pamumuhay dito sa Metro Manila. Okay. Dahil sikip na siya. Yun ngayon. Kaya mahalaga dito sito yung sinasabi mo na expressway. Yan, oo. Oh. Dahil ito ngayon, abot hanggang Calamba, kahapon lang, na groundbreaking na naman, sabi ko na naman, dahil bagong presidente, bagong groundbreaking. Pangatlong beses na kanyo na nag-groundbreaking doon sa Calamba para maidugtong doon sa yung South Expressway doon sa Startol. Natapos naman yung pasimula sa Santo Tomas hanggang Lipa. So ito yung pasimula sa Calamba, halos 8 kilometro hanggang Santo Tomas. At ito ngayon, pagdating mo, dadating ka ngayon sa Lipa ngayon, wala pang isang oras pasimula sa Makati. At yun namang pasimula sa Lipa hanggang Port of Batangas, yun naman ang aming gustong sinabi ko na kay Pangulo, kung hindi magawa ng national government, kami na sa Batangas, inilagay na namin sa aming budget, kami na ang babalikat nito, pasimula sa Lipa hanggang Batangas City, para tuloy-tuloy. At nang sa ganon, alam mo, konti na lang yun. 10 minutes. Higit pa ito doon sa existing old national highway. Bukod pa yon. So, dahil makapal na ang traffic, meron na rin kaming simula noong 95, marami na rin nabuksan ang mga industrial estates. Correct. Tanawan, Santo Tomas, Lipa, meron na sa Calaca. Ano ang naging impact nito, Governor, sa buhay sa Batangas? Kasi ang mga katulad namin, hindi kami likas na Batanggenyo, pero kumbaga nagpaampon na kami o sinabi na namin na nagpanggap na kami mga Batanggenyo dahil we love Batangas. It's a nice province. Maganda yung provincial life tawag natin, no? Pero as the years go by, hindi na probinsya ang pinupuntahan namin. Medyo developed na, commercialized na. Ang pangamba ng ibang tao baka maging
Metro Manila yan, Metro Batangas na isang talaksan ng squatter, isang talaksan ng mga kotse, magulo. At ngayon pa lang, sinasabi nga, yung merong isang lugar, tawag nila Peste Mall, dahil sa traffic, no? May mga ganun. Ano ang nagiging impact sa buhay? More people now living in Batangas? What's ang happening? Ang ating pananaw simula pa noon, eh yung bang buhayin ang loob at pag-asa ng ating mga kababayan. Alam naman natin na ang masasabi natin na ang number one resource of the Philippines, number one, is really the Filipino. Correct. At yun ang gusto nating ibahagi sa lahat. At ito nga ang lalawigan ng Batangas. Dito natin ang masasabi that we are trying really to strengthen the faith of the Filipino and our capability. At gifted talaga na meron din tayong mga natural resources. At sa tunay lang, ayusin lang natin, magkaroon lang tayo ng principled leadership, yung good governance, yung talagang walang kurakot. At yung talagang gamitin yung kakayahan, ituon sa tao, hindi yung gagamitin yung katungkulan para sa sariling kapakanan, makikita yan ng lahat. At nakikiisa yan. Yun ang, yun, ang pagbabagong gusto ko sana gawin, yung bubuhay ng kalooban, tapos bigyan siya ng pag-asa at ganoon din naman, pamamaraan kung paano umangat. At maniwala ka sa akin, ang Pilipino, kaya talaga. Okay, we'll go for a break, Governor. Pagbalik natin, what do you mean by principal leadership? May oras pa ba ngayong tapos na ang iyong termino? At paano natin maaagapan yung paglaki masyado ng Batangas na hindi magiging problema? We'll be right back here on Straight Talk. Welcome back. You're watching Straight Talk. I'm Tito Beltran. Ang bisita po natin ang kagalang-galang na gobernador ng Batangas, Dodo Mandanas. Governor, kanina you were talking about principled leadership. Yung mga Batanggenyo has a long history of leaders from the Rectos, the Laurels, the Levistes, and I'm sure that in time you will be along that Hall of Fame, no? Ano ba ang masasabi mo after 9 years of being governor? And exemplary naman yung performance mo. What would you really term, how do you term, what do you mean when you say principled leadership? Hindi lang naman sa Batangas. Siguro ang buong Pilipinas, lalo na nga ngayon, matapos itong mga, hindi pa natatapos, tuloy-tuloy itong mga hidden accounts, mga Jose Pidal, mga kung ano-anong mga World Bank report na 40% ng budget na. So, ang kailangan talaga, makita ng tao na yung mga naglilingkod, eh matuwid at saka malinis. Hindi makasarili sa graft and corruption. At saka, hindi lang naman yon, kailangan may kakayahan din. Dahil hindi naman pwedeng mabait ka lang. O sikat ka lang. O sikat ka lang. Popular ka lang. Popular ka lang. Hindi mo naman talaga. At saka, kailangan din may konting malasakit, o dapat may malasakit talaga. Okay. Sinasabi yan nila, ang kailangan natin dito. Sinasabi nila, ang unang-unang kalaban ng public servant o politiko sa Pilipinas, Kamag-anak Incorporated. Eh, kayo, nanilbihan kayong 9 taon na gobernador. Paano nyo nagawa na yung issue ng Kamag-anak Incorporated na control o hindi naging problema sa inyong paglilingkod? Eh, uno, wala naman akong kamag-anak na involved sa gobyerno o mga namumuntrata o mga involved sa... alam mo naman sito, talagang full-time tayo dyan. Buong buhay, wala akong asawa, walang girlfriend. Okay. At talagang nakatutok tayo dyan para sa Diyos, para sa bayan, para sa ating kapwa. So, kaya kaya na din na simula nung magsirbi ako, okay. Yung aking salary. Okay, you don't have a wife, you don't have kids, you at don't saka, have a girlfriend, so hindi issue yon. Pero I'm sure may kapatid ka, o may pinsan. Kapatid, ang kapatid ko, pare. Siya ngayon ang parish priest sa isa naming bayan doon. Okay. Yung apat kong kapatid na babae, lahat mahusay ang tayo ng kailang asawa, pero wala lang sa Batangas. Yun ang, ibig ko sabihin, kailangan din naman na merong tayo na
yan ang matuwid na paninindigan at paninindigan. Was it never an issue, sorry Governor, hindi ba naging problema para sa inyo yung bang yung mga pinsan o yung mga, oy, ano, kamag-anak ko si Governor na, ah, kailangan tulungan niyo ako dito o ibigay niyo sa akin to. Paano niyo napigil yung mga gano'n, no? Hindi naging problema sa iyo? Eh talagang simula sa sumula pa, alam naman nila na ang ating paglilingkod hindi para sa sarili. Kaya pag yun ang una sa paglaban sa graft and corruption eh. At dito sinasabi mga principled leadership, you have to show the example. Okay. Sometimes a little bit exaggerated. Ba, yung sweldo ko, hindi ko kinukuha. Okay. Binibigay ko si scholarship, yung sinasakyan kong sasakyan. Hindi gobyerno. Okay. Merong governor's mansion. Kahit isang gabi, hindi po ako natutulog doon. Puro meetings lang ginagawa ko doon. Ang ibig sabihin, kailangan talaga ipakita mo na nandiyan ka para sa bayan. Para sa Panginoon, para sa paglilingkod sa kanila. Mahirap yung ginagamit mo yung kapangyarihan para magpayaman eh. Yung kapangyarihan, nangingikil ka, nangungutong ka. O pag may kontrata, meron kang 15%. Okay. At kasi pag hindi ganun, eh wala nga yung magagawa yung iba. Kasi kamag-anak mo o mga department heads mo, okay, eh pagkayong namumuno, eh may batik, may bahid, ano ha? Eh siyempre, teka, may inggit. Parang ngayon, pagka ang mga namumuno natin, eh may bahid. Napagbintangan. Eh, oh, the people will feel betrayed. Hindi ba? Okay. Hirap-hirap ng buhay namin. Hindi yung mga kamag-anak mo, maaring takot sa'yo, no? O sabihin nila, naku, wag na, at masyadong diretso yung kamag-anaka natin yan, eh baka kung saan lang tayo mapunta. Paano naman yung mga ika nga, pumusta sa inyo, o tumaya sa inyong kandidatura, o yung tinatawag na mga political allies? Ganun eh, din sila. Sinasabi kasi nila dito, imposible yan. Imposible yung mangyari na walang politiko na ano, hindi magsusukli o magbibigay sa kakampi. Eh, ganun din. Maliwanag simula sa simula na ito ay para sa bayan. Kung kayo ay aking inanya na sumama sa akin, tumulong kayo, hindi akong tinutulungan nyo, yung bayan. Ako, dati, investment banker ako. May opisina ako sa, hindi lang din sa Pilipinas, sa ibang bansa. Eh, kung nakita naman nila na lahat na yon ay ating isinaisang tabi para sa ating mga kababayan. Ay, kaya yung lahat na tumutulong, alam nila, hindi ako kumukuha sa wedding. Na totoo lang, sabi sa akin eh, governor ng isang first class province. Pag may wedding eh, 1 milyon kalahati ang para sa governor. Wala akong tinuwa. Every month. Yun naman eh, hindi wala tayo dyan. Hindi okay. Natin, walang but overpriced. You're not taking wedding money, pero do you admit there's wedding in Batangas? In some areas. But yung tawag nila doon, yung pa kung tawagin nila eh, parang... Guerrilla. Guerrilla. Alam mo, problemang isa, yung PNP is not under the supervision nor control of the governor. Ang amin lang masasabi natin kapangyarihan dyan, eh pumili mula sa tatlo na ibibigay pa ng PMP. Correct. Kung sino magiging officer. Kung sino magiging provincial director. Okay. Pag nakakuha namin, niwala kaming, wala kaming supervision, much less control. Okay. Pero ganun pa man, eh binibigyan natin ang direksyon ng mga ito. Okay. Paano mo naman ipinapatupad yung principled leadership sa ganitong sitwasyon na wala kang control, ikaw lang ang mamimili? Paano ka pipili kung sino yung PNP sa lugar mo? Eh, tinitingnan lang natin ang kanilang background at siyempre yung rekomendasyon din ng ating PNP command. Dahil sila ang merong kapangyarihan, sila rin ang may pananagutan. At sila ginagawa kong bahagi ng pagpapaganap ng kaayusan at katahimikan sa lalawigan. At yun naman ang ginagawa rin ng lahat. Okay. Balit sabi ko nga, hindi lang walang bahid. Kailangan alam mo rin kung anong gagawin. Kaya ang una kong ginawa pero, dito... Pero anong background mo, Governor? Anong background mo in public administration? You were a banker from the very beginning. Graduate ka ng Commerce sa LaSalle. Nagbanking ka sa Far East Bank. But that does not prepare you for local government. Alam mo, yung local government, sabi ko nga, eh, this is really, I would say, the highest type of management. Kasi
ang pinag-uusapan dito, hindi makinarya, kundi tao. Mm-hmm. Tao, may puso, may damdamin. Ha? Mm-hmm. Yan ang ating pinaglilingkuran. At saka dito hinahanap natin, hindi yung bottom line, hindi mm-hmm. yung net income, mm-hmm. hindi yung pera. Dito mm-hmm. ang pinag-uusapan natin, yung kinabukasan. Mm-hmm. At hindi lang ng mga tao ngayon, kundi ng ating bansa. Mm-hmm. Ha? Kaya mabigyan sila ng pagkakataon na maabot ang dapat maabot. Okay. Yan well, ang let me cut in there, kaya, Governor, no? Ano yung mga pare-pareho eh. Yeah, pero ano yung mga masasabi mong skills na nakatulong sa iyo at makakatulong sa ibang tao who would like to enter, you know, public service or you know, or become government officials or elected officials. Ano yung mga katangian na meron ka na malaki ang naitulong sa'yo? Hindi lang naman ako, marami na yes. ang kailangan. Meron kang pananaw, yung tawagin ni vision. Okay. Kung anong gagawin. Halimbawa, itong Batangas. Mm. Alam natin, ang mga tao, mm-hmm. eh talagang masisipag, mm-hmm. masikap, magiting. Mm-hmm. Bigyan lamang ng pagkakataon. Mm-hmm. Eh binayayaan pa ng napakagandang likas na yaman. Mm-hmm. Ang aming Batangas Bay. Mm-hmm. Yung pinaka posisyon nito, geographical location, mm-hmm. Nandiyan, pati klima, tabanan lupa. Mm-hmm. But, kaya, okay. ito vision. Ngayon, you have vision. Yeah, everybody says you can have all the vision you want. Kung wala namang pera, nothing will happen. Sa akin, alam mo yung pera, mm-hmm. pag meron kang magandang idea at meron ka talagang commitment at meron kang dunong kung papay, nahihila mo yan eh. Mm-hmm. Kasi yung pera, para yan tubig. Mm-hmm. Kung saan magandang dumaloy, dadaloy yan. Mm-hmm. So, halimbawa yung Batangas, ipinakita ko lang. Mm-hmm. This is the place to develop. You have the best natural harbor. Billions mm-hmm. ang ginagastos dito ng gobyerno. Expressway. Mm-hmm. Ah? Ngayon, nagpaplano kami ng port. Mm-hmm. Ah? Railroad. In other words, makita mo, masisibag ang tao. May mm-hmm. katahimikan, may kaayusan. Mm-hmm. Market it. Pero yung vision, tutubo kayo dito. Sabi nila, Governor, ang vision is 5. I can envision this, I can envision that. But did you have a vision with logic? Or did you just put it together? Hindi, I'm asking, no? Kasi yes. may mga ganun eh. Ah, magpatayo na tayo, ganito, ganyan, basketball, blah, blah, blah. Pero pag tinignan mo, walang connection. There's no logic to it. What was the vision and what? How did you plan it out? Okay. Here is an area. Here is a community that, as I said, really composed of innately entrepreneurial, industrious people. Okay. Blessed with tremendous natural resources. Okay. So, ipapackage mo lang ito and just show them the way. Ima-market mo ngayon to. And that's what I did. What came dito first? Ang mga investors. You're gonna make money here. Okay, but what came first? Because the first thing I heard about Batangas was the highway. Oh, was that the first thing? Highway kagad? You know, this is always a combination of everything. Mm-hmm. You have peace and order. Mm-hmm. You have the basic infrastructure like port, like the basic industries mm-hmm. are here, mm-hmm. Roads, and you know that there was an old railroad here. Mm-hmm. So the infrastructure are very important. Mm-hmm. Kailangan natin yan. Okay. Pero kailangan hindi lang yung pira-piraso. Kailangan makita nila ng buo. Mm-hmm. Ito ang talagang tinitingnan ng gobyerno na magiging alternate sa Metro Manila. Mm-hmm. But with better planning and better resources. Mm-hmm. Number two, yung mga tao dito. Mm-hmm. They are in top government positions, in top business positions. Mm-hmm. So, importante rin na yun namang namumuno. Eh, meron ding connect. Meron, kung saan, meron kang distribution. Mm-hmm. Meron kang produkto na advertise mo nga. Wala ka naman distribution. Mm-hmm. Kaya lahat sama-sama ito eh. Hindi mo, it has to be complete. Mm-hmm. Tapos, ang pinakamahalaga ito, you have motivated people. Okay, pero we'll go for a break, Governor. No? When we come back, gusto ko matanong. Kasi in the 9 years you were governor, wala naman ako nadinig ng mga ra-ra-ra, mga go, Batangas go. But it just started coming together. What were you doing in those 9 years? Okay, we'll go for a break. When we come back, how did the dream come true and where are they going to go with it? Here on Stay Talk.
Okay, you're back here on State Talk. I'm Sito Beltran. Our guest for today, Governor Dodo Mandanas of the province of Batangas. Governor, wala kami nadinig na slogans, walang mga rara teams, walang, I mean, you know, like Dick Gordon. Dick Gordon is the ultimate marketing man, talaga siyang cheerleader, and visionary. When he did Subic, you know, marami siyang mga sales pitch. In your case, wala kaming nadinig na sales pitch, pero paano niya binuo? Alam mo, hindi tayo nasa advertising lang. Mm-hmm. I mean, it's really a marketing concept. First, you have to start with a good product. Mm, okay, meron ka talagang produkto. Oh. And ito yung Batangas, na hindi ito nakukuha sa slogan. Mm-hmm. Kailangan talaga merong meat. Mm-hmm. Lagi natin, where is the meat? Mm. So, yun ang pinakamahalaga sa lahat. Okay. Sabi ko nga, kaya lagi kong binibigyan din yung tao, yung resources. Okay, did it come internally? Did it come internally? Kasi si George Bush, medyo binabarato ng mga ibang congressman. Sabi, akala namin magdadala ng pera. Biglang sinabi, kami ang mag-invest sa Mindanao. Now, in the development of Batangas, was it propelled by Batanggenos wanting a better Batangas? Was it the governor? Who was behind it? This is, as I said, it has to be taken as a whole. Mm-hmm. There is not a single. So the people, the natural resources, mm-hmm. the leadership, mm-hmm. We have to work together. Mm-hmm. You have to, you know, as you know, management is an art. Mm. Wala itong sinusunod na tuwid o kakaliwa ka dito. Mm-hmm. Kailangan alam mo kung anong gagawin sa panahon yun. Kaya hawak mo ang pulso ng tao. Mm-hmm. And then titingnan mo ngayon itong mga gusto mong mm-hmm. anyayahang pumunta dito. Mm-hmm. Pakikisamahan mo ito. Mm-hmm. Mabuti naman, sinasabi nga noon, dahil dati investment banker na ako, mm-hmm. alam ko kung sino ang mga investor. Mm-hmm. Alam ko kung ano ang kanilang hilig. Ah, alam okay. mo ang kanya, okay. yung mga government officials. Mm-hmm. Alam mo rin kung paano sila hihilahin. Mm-hmm. Kung yung presentation. Mm. Ang pinakamaganda ito, meron tayong produkto. Yun ang sinasabi ko lagi eh. Kaya naman, ito ang isa pang pananaw namin eh. Hindi lang sa Batangas. Mm. Alam mo yung Batangas, sa kahaba-haba ng aming kasaysayan, simula sa simula, hindi lang kami Batangas. Mm. Kaya, lagi namin gustong mauna. Mm. Para sa buong bansa, sa pagpapalaya, pagbibigay ng dangal, kaya naman yung Batangas, yung ating bandilang, Pilipinas. Mm. May araw tayo dyan, may walong sinag. Mm. Isa dyan, Batangas. Isa sa mga unang lalawigan. Mm. Yun, nakaukit sa aming puso at hindi maaalis yan sa aming kaisipan na meron kaming banal na tungkulin para sa buong bansa. Mm-hmm. Para sa buong bansa. Okay. Sa lahat ng mga Pilipino na kailangan maging halimbawa, lalo na ngayon, kailangan natin na meron pagang konting bantayog o sagisag or a flag that people could rally on. Yun ang kailangan natin ngayon sa dami nitong kaguluhan natin. Mm-hmm. Itaas naman natin. Ang mga Pinoy ngayon, puro nakahiga, puro hubad sa harap ng buong mundo. Mm-hmm. Puro kurakot at puro katiwalian at puro ang nakikita. Pero gusto lang namin ipakita sa Batangas, para sa buong Pilipinas, na ang Pinoy, talagang magaling, makisig, masikap, mahusay. Okay. 9 years patapos na, paano na ngayon? Do you think na you have achieved the vision, or paano na finish or not finish, pass your paper na kayo? You know, 9 years in a life of a society or a country is really nothing. So, ang importante nga talaga dito, nakapagpasimula tayo nung pwedeng sundan. Mm-hmm. We have set the standards. Mm-hmm. And hopefully, this could continue. Okay. And I would again present myself to the people as a public servant. Okay. There is talk of you running for Congress. Now, ewan ko kung totoo yan. Totoo yun. Matutuloy. Okay, you're planning to run for Congress of... ano ba yung second district governor? Ito yung Batangas City, kung nasan yung Kapitolyo. Okay. Yung bayan ng Bawan, kung saan ako talaga ipinanganak. Nag-aral, kung saan ang galing aking mga magulang. Mm-hmm. Diyan talaga. And yung mga ibang karatig bayan ng San Pascual, Mabini, Tingloy, San Luis, at Lubo. Pero Batangas City ang halos kalahati
ng second district. Ng second district. Okay. Nandoon naman yung seat that is the seat of the province. Okay, hindi ka ba natatakot that that would be the ultimate mistake from the excellent executive administrator na that you are and that you were for the province of Batangas going into becoming a legislator or becoming a congressman? I mean, you know, not to insult Congress or the congressmen, ano, but right now in our society, sinasabi na pag ikaw ay naging congressman, ganap ka ng politiko at malamang maging trapo. Hindi ba kayo natatakot na from your clean, distinguished image, mapupunta kayo doon sa just one of the politicians? Hindi naman. Dahil alam naman natin na ang mga executives, ang ini-execute namin ay yung mga batas na gawa ng Kongreso. Okay. So, sa aking palagay, eh meron tayong kaunting maitutulong na yung mga batas, eh talagang angkop. At yun ang talagang kailangan dyan. Palagay ko yun ang kailangan natin, na yung merong karanasan bilang nagpapaganap, executive, should really be part of the legislative body so that our laws would be practical, appropriate, okay. And really what would be needed. Okay, give us an example. Coming out with the legislation, which are not practical, anachronistic. Yun talagang kailangan natin sa panahong ito. Ano ang kailangan ng Batangas ngayon in terms of legislation? Halimbawa, in promotion ng ating local autonomy, na yung kaya namin, gawin namin. Principle of subsidiarity, huwag makialam ang national. Halimbawa na lang, itong port, nagpagawa ng port, napakaraming winasak ng mga tahanan. Ang tawag squatter, pero ang mga yun, talagang doon ang lumaki, pati yung mga lolo nila, doon ay pinanganak. Just because the government sampung decides. 10 taon, yung mga bata ngayon, mga dalagita na, walang trabaho. Natutukso na pumasok sa mga trabaho na hindi dapat pasukan ng isang tunay na Pilipina. Parang nangyayari dito sa mga ilang, hindi naman lahat, mga overseas Filipino workers natin. Napipilitan na tumanggap ng hanap buhay na hindi angkop sa ating dangal at pagkatao. Dahil at humihiwalay pa, dahil walang pagkakataon dito. Kaya ngayon, yun, hindi nabibigyan ng direksyon. Yung mga pangangalaga ng environment, nabanggit mo yung kapaligiran. Eh, ito na apekto ng port. Hindi nabibigyan, hindi ko sabihin yung port, halimbawa, dapat yan, eh, ibigay na sa local government. Kaya naman namin. Yung pagpapagawa ng mga infrastructure, kung roads o bridges maya, kung kaya ng lalawigan, kanina ang gumawa, o city, so, at yung management sila. Ang layo ng Manila. Sinasabi ninyo na in spite of the local government code na pinasa nila nila Senator Nene Pimentel, eh kulang na kulang pa rin ang autonomy ninyo. Kulang na kulang pa. Yung coordination, kulang na kulang pa. Kaya ang lalawigan, halimbawa ngayon, upang ito yung mabigyan din. Kami na ang nagpapagawa ng livelihood center ngayon. Hiningi na namin yan sa Philippine Ports Authority. 300 million. Ang pagpapaaral ng mga bata, napabasa naman ang lahat. Hindi lang Batangas, buong Pilipinas ito. Na meron mga 70 mag-aaral sa isang silid paaralan. Kung minsan, eh, bring your own chair. Samantalang ang buong mundo ngayon, eh, ang pinag-uusapan dito, eh, computers, connectivity, e-learning, internet, access, para, eh, kaya ngayon, meron kaming plano. Isinabit ko yung sa pamahalaan. Wala nga lang sa national government. Wala nga lang nangyari. Pero ginagawa namin sa Batangas. Meron kami ngayon, halos 1 billion. Ngayon, bago matapos ang term ko, magpapagawa kami ng halos 1,000 kwarto na merong computer. Ang mga, hindi naman lahat ng bata, merong mga computer rooms. May connectivity. Mabuti naman at ang globe at saka yung pang isa. Baka hindi alam ng yung globe at saka PLDT, yung kanilang submarine cable na galing sa ibang bansa, eh sa Batangas. Sa Batangas yan ang lumalabas. Dyan ang pasok landing, yan. Okay. Dyan ang landing. Nasa Batangas yan. Kaya ini-exploit namin yan. Pati yung mga ICT at
gagawin namin to talaga as a, even a source of livelihood. Mm-hmm. Pero yung munang education. Okay, at now, sinasabi nyo kanina, local autonomy. Yes. Kulang na kulang. So, ano pa ang mga legislative, kasi parang nakakatakot isipin eh, ay magko-congressman si governor, patay na. Wala na tayong development sa Batangas. Sabagay, I mean, you know, there are other leaders, no? But, you know, I mean, to lose a good administrator just because he goes to legislation, how effective do you think your role will be if you were elected as congressman? Yun na, ang sabi ko, yung ating karanasan bilang executive, tagapagpaganap, eh ngayon eh, mabibigyan natin ng mas angkop ng mga batas. At yung mga proyekto, eh ating nailalagay sa wastong kalalagayan. Dahil ang huwag natin kalilimutan yung mga executive, we just follow the law. Kaya kung yung batas eh medyo not appropriate, eh siyempre apektado yung kuwan. Halimbawa lang, itong sa amin sa local government, internal revenue allotment. Karamihan ng pananalapi ng local government kaysa probinsya, lungsod, bayan o barangay, yan eh nanggagaling dito sa internal revenue allotment. Kasi yung ating mga buwis, pinagsasama-sama sa national. Pagkatapos, ibinabalik, binabahagi yan. Sinusukli yung sa inyo. Alam mo, inihabla ko. Si Secretary Romulo, Secretary Bongkodin, Secretary Joey Lina, dahil merong bahagi ito na hindi ibinigay, hindi nasunod sa aking pananaw. Nasa Supreme Court. Mabuti naman yung Supreme Court gave it due course. Ibig sabihin, kaya na ipaglaban eh. Yung pang isa... Pero hindi naman to politika, hindi no, naman personal. We simply have to be clear. Amin ba ito o sa inyo? Oh, at saka talagang kung ano yung local government, kaya na ipaglaban yung... Hindi lang pwede sa salita. Anong quickly before we go to the gap, no? Si Governor Joel Reyes, idinimanda ang national government. Kayo, nagdidimanda kayo ng national government. All about revenues. Okay? Ano ba talaga ang problema? Yung problema noon, eh merong mga bahagi ng internal revenue allotment na hindi ibinibigay sa local governments. Nakalagay sa constitution, sa ating saligang batas, na itong kabahaging ito ay kailangan ibigay sa local government automatically. No need for any other action. Okay. At merong formula kung paano ito. Binabago yung formula. Okay. At saka hindi... But since kayo ang, ito, since Congress, kayo ang source, hindi ba pwede na automatic din yung ibawas? Yun sana. Yun ang mga kailangang baguhin sa batas. Ayun. Okay. Ayun ang sabihin, dahil meron tayong karanasan sa pagpapaganap, palagay ko naman eh meron tayo ring maitutulong para nga ang mga batas eh maging angkop at tama. Okay. We'll go for a break, Governor. When we come back, ano na ang mga mangyayari sa Batangas, nangyayari pa, and perhaps other issues, especially about peace and order here on State Talk. Okay, we're on our last gap here on State Talk. Our guest for today, Governor Dodo Mandanas of the province of Batangas. Governor, unahan ko na kayo dahil napapag-usapan yung politika. What will the political scene be like in Batangas? Magkakaroon na naman ba ng violence, barilan? Magkakaroon na naman ba ng mga away-away for the next 100 years dahil yung mga partido ay iinit ang labanan? Sa Batangas, eh, sa totoo lang, hindi naman talaga mainit ang politika. At ang maganda dito sa amin, eh, binibigyan nga natin ng kung sa kuwan, eh, ayos. Nang sa ganun, eh, pagkakatapos ng eleksyon, lahat kami magkakaibigan, lahat kami nagtututulungan. Magkakaayos pa? Oo. Hindi katulad ng mga sinauna na hindi tayo mag-uusap ng 50 years. Oh, hindi, hindi. Ito talaga ngayon, eh, yun ang ating gustong ikalat din sa ibang lugar, na ang pamumulitika, ito ay bahagi lang ng paglilingkod sa bayan. Wala itong personal. Sino ba ang nakikita niyo magiging mga front runners for governor in the next election, in 2004? Sa ngayon talaga, eh, wala pang nakakatiyak. Pero sino mga potential candidates? Kasi kayo, bibitaw na kayo. Ako ang kinukuha ko talaga sa politika, eh,
Kaparis din, dahil alam mo ako ang Secretary General ng Reforma, mm-hmm. Amin nang pinipilit na ilayo muna ang isip at tuo ng tao ngayon mm-hmm. sa politika. Dahil nga sa karamihan pa ng mga bagay na kailangan bigyan pansin natin. Mm-hmm. Ito nga ang pagbubuo ng pananaw, maraming taong kailangan ng trabaho, mm-hmm. pagbibigay muna nito, paggagawa ng expressway, mm-hmm. pagbubuo nitong aming airport. Mm-hmm. Airport. Yun muna ang mga kailangan ng tao. Governor, ngayon ko lang nadinig yan. Sinulat ko dun sa mga itatanong ko yan, meron bang long-term plan para sa airport ng Batangas? Kasi meron na kayong pier, magkakaroon na ng koneksyon sa railway. Ano ka yung airport? Totoo nga ba yun na... chismis ba yan? Simula pa nung naging governor ako, isa na yan sa aking gustong gawin. Mm-hmm. Dahil bumubuo nga tayo ng entire package mm-hmm. so that will be able to give livelihood, mm-hmm. Opportunity, magkahanap buhay ang mga kasamahan na, ang mga kababayan natin. Mm-hmm. Kailangan ay buo yung iyong package. Mm-hmm. Kaya meron tayo dito na sa Calabarzon. Incidentally, yung Calabarzon, baka hindi alam ng lahat. Mm. Siguro, import-export, 55%, close to 60% of the foreign trade of the entire country mm-hmm. Comes from Calabarzon. Mm-hmm. Yung mga lahat nating, yung mga electronics, garments, uh-huh. Yung mga crude oil, mm-hmm. 55 to 60% ng export and import of the entire country, of the mm-hmm. entire Philippines, galing dito sa region namin. At akong chairman, kaya alam ko nito. Mm-hmm. And so, ang airport, isa lamang ito sa kailangang bahagi, component. Is this to avoid the congestion in Metro Manila na yes. magdadaan pa kayo? Sa totoo lang, hindi magiging viable itong controversial Piatco mm-hmm. Fraport. Mm-hmm. Na IA 3 mm-hmm. Passenger terminal, kung hindi aalisin yung kung tawagin na general aviation, yung mga private planes mm-hmm. chartered, yung mga cargo, kailang alisin yan sa Manila International Airport. Mm-hmm. Ilipat. So inoong pa iniisa, ilipat. Okay, dahil malaking operation ang mangyayari doon. Eto, they take up 42% mm-hmm. of the time use of the airstrip mm-hmm. dito sa Manila International Airport. Okay. So, kailang alisin yan para magkaroon ng pagkakataon yung mga commercial airlines mm-hmm. na maka-land and take off. Mm-hmm. 42% kailang alisin. Mm-hmm. Occupy dito ng mga private, yung general aviation. Mm-hmm. Nasa ganun, makabuo ng not less than 10 million passengers a year. Okay. Kasi pag kulang sa 10 million, lugi yung airport. Ang NAIA 3, mm-hmm. yung Fraport. Mm-hmm. Yung Piatco yan. Okay. So, kailang ilipat. Noon pa, atin ang ipinuposisyon ang Fernando Air Base sa Lipa. Sa Lipa? Ito ang military lang. Mm-hmm. Ang ating bansa, kukuunti ang ating mm-hmm. resources. Mm-hmm. Sabi natin, gawin na ito kapari sa ibang bansa o sa ibang bahagi rin ng Pilipinas mm-hmm. na dual use. Mm-hmm. Hindi lang military ang gagamit. Mm-hmm. Gawin na rin nating military and commercial. Private commercial. Commercial at saka military. Oh, okay. Kaparis ng, sa totoo lang, itong ating Manila International Airport. Mm-hmm. Nandiyan naman ang military, nandiyan din ang NAIA. Mm, yung Villamor. Ang atin sa Cebu. Mm-hmm. Lahat. Sa Singapore. Sa kahit saan, sa Thailand, mm-hmm. lahat na airport dual use. Mm-hmm. Meron na tayong airport dyan ngayon, military. Mm-hmm. So, meron na kaming balangkas noon pa. Pero dito, kailangan muna naman ng national. Mm-hmm. Nagawin na itong dual use, mm-hmm. Palakihin, sa likod meron niyang free zone, mm-hmm. parang Clark, duty free, tax free, mm-hmm. at isang bahagi yan. At sabi ko, ang dami ng tao dito sa Calabarzon, halos kasing dami na ng Metro Manila. Mm-hmm. Nung kasama ng Calabarzon, itong island provinces, bilang Region 4, mas malaki ang Region 4 mm-hmm. kaysa sa Metro Manila, itong National Capital Region. Gano'ng dami ng tao? Gano'ng kalayo o kalapit sa katotohanan o magkatotoo yung sinasabi ninyong panaginip na yan? Marami ng studies ito. Mm-hmm. Tapos na yung mga studies, mga British, mm-hmm. may German pa, kung ano-ano, mm-hmm. at mga Pinoy, pinag-aralan na ito.
pagpapaganap lang nito. Pero alam mo yung malalaking proyekto, talagang medyo may katagalan yan. Mm-hmm. Pero ganun pa man, nakasalang na ito, mm-hmm, at pinipilit natin na bago magtapos ang aking, mm-hmm, ikatatlong termino, eh mapasimulan man lamang natin. Hindi ba kayo natatakot na baka naman ma-overdose sa development ang Batangas province? Kasi pag may airport na, may international harbor pa, pagkatapos may mga train, eh baka mamaya Batangas in name but Metro Manila in actuality. So totoo lang, itong lahat na ito, hindi naman para sa Batangas lang ito eh. Mm-hmm. Yun ang lagi kong pinagdidiinan. Yung, mm-hmm, ating port, mm-hmm, sa buong Pilipinas ito. Kaya nga sabi ko, 60 to 70% mm-hmm of the vessels, mm-hmm, going to the south, Visayas and Mindanao, yan ang gagamitin. Gagamit ngayon dyan doodoong, mm-hmm, meron tayo expressway, mm-hmm, later on makakaroon tayo ng train, mm-hmm, meron din yun namang yung mga raw materials na kailangan i-export, mm-hmm, o dahil pwede rin sa aeroplano dahil ditong Lipa malapit sa port, mm-hmm, 20 kilometers lang yan. Mas para lang yung Manila International, mm-hmm, Airport at saka itong ating Port of Manila. Mm-hmm. So, ang ibig kong sabihin, buo, at saka ito para sa buong Calabarzon. Kaya, mm-hmm, inulit ko kanina. But do you have the system to prevent naman na overpopulation, the system for zoning? Nandiyan naman lahat yan. Mm-hmm. Kaya yung lalawigan ng Batangas, tayo nanguna rin na isa sa iilan na mga lalawigan na merong kagawaran para sa pangangalaga ng ating likas na yaman, mm-hmm, at kapaligiran. Yung, mm-hmm, Department of Natural, of Environment and Natural Resources, mm-hmm, full-time ang probinsya. Meron, mm-hmm, kami yan. And we work with the United Nations, mm-hmm, we work with International Association, of course, we work with our DENR. Mm-hmm. At dito nga, dahil, halimbawa ngayon lang, merong, dahil sa kadamihan ng mga kumpanya dyan, ngayon, meron kaming environmental problems sa, mm-hmm, ngayon nag-uusap tayo, mm-hmm, dahil yung mabuhay chemicals, mm-hmm, nagkaroon ng parang dumi, mm-hmm, galing doon sa barko sa pumunta sa Batangas Bay, mm-hmm, nandiyan dyan. Don't forget, pati yung kaisa-isang tumatakbong petrochemical plant, yung raw materials ng lahat ng plastic na ginagamit, mm-hmm, nandiyan din sa Batangas Bay. Yes. Yung shipbuilding, nandiyan dyan din. Metal fabrication, mm-hmm, bukod pa nga itong mga refineries, mm-hmm, and chemical plants, nandiyan dyan sa Batangas. Pero ito, hindi lang ito para sa Batangas. Hindi, mm-hmm, lang ito para sa Calabarzon. Mm-hmm. Buong Pilipinas, at pati para sa Manila, mm-hmm, para magluag dito. At kasama naman namin dito ang Quezon, Laguna. Ano ang impact nito sa ordinaryong Batanggenyo in terms of real estate? Baka naman sumobra namang mahalang lupa sa Batangas na pati Batanggenyo ay lilipat na sa Quezon o sa unsaan dahil hindi na niya ma-afford ang buhay sa Batangas. Hindi naman. Yun ang binibigyan talaga natin ng pansin. Ang una muna nga, buhay yung loob. Mm-hmm. Pero hindi kami nagkukulang dyan. Bukod nga sa sinasabi ko sa inyo, paparami tayo ng mga silid paaralan, tuturuan natin ng mga bata ng, mm-hmm, information technology, mm-hmm, para makalaban yung ang mga Batanggenyo kasi hindi tayo kalat, mm-hmm, masimula sa apari hanggang hulo, mm-hmm, sa Amerika, Middle East, Africa, mga Batanggenyo nandiyan dyan, mm-hmm, mga seamen sakay sa barko, mm-hmm, ang Batangas kumuha ka sa lahat na lalawigan ng buong Pilipinas, mm-hmm, yung pinakamaraming nasa labas ng bayan, mm-hmm, Batangas yan. Okay. Given that situation, dyan, gusto niyong i-modernize ang edukasyon, etc. Yung lingwahe, yun na lang siguro magiging final topic natin or point, no? Yung lingwahe, likas na Tagalog ang mga Batanggenyo. Pero ngayon, sinasabi na dahil sa sobra naman tayo nagpaka-Tagalog, hindi na tayo competitive abroad dahil humina tayo sa English at gumaling naman yung mga ibang bansa. Doon ba sa Batangas, binibigyan niyo ngayon ng emphasis ang English o Tagalog pa rin? Lahat. Dahil alam naman natin, we have to adapt. Mm-hmm. Gusto namin, kahit na halimbawa linggo ng wika, buwan ng wika, mm-hmm, ang English, bahagi yan eh. Ang mga Pilipino, bahagi yan sa atin. Kaya nga sabi ko siya, through information technology, mga computers natin, mm-hmm, bigyan natin ng access sa internet, mm-hmm, maging world class. Ayan. Maging world class ang mga ito. Kaya, hindi lang naman yan.
social service namin, ang Batangas, the other year, we got the award. Kami ang pinakamaraming ibinigay na health insurance sa mga may hirap. Dahil lang sa ganun, kahit tayo mahirap, makakapagpagamot. Makakapagpagdoktor. Okay. Well, munti ko na kayong tawagin congressman, governor pa lang. Okay. Governor, kailangan po natin magpaalam na. At tayo, maraming salamat. Naubusan na ng oras at aabangan namin. Ano bang partido tatakbuhan nyo? Ako nasa reforma ngayon. Pero sabi ko nga, ang pamumuliti ka, saka na muna. Saka na muna. Okay. With that, we have to say goodbye. We hope na kayong mga Batanggenyo ay may nakaragdagang kaalaman sa inyong mga probinsya, lalo na yung mga nasa ibang bansa ngayon na naghahanap buhay. At bantayan po natin ang pag-unlad ng Batangas dahil kadugtong naman ito sa bituka ng buong Pilipinas. Ako po si Sito Beltran, thanking you for joining us here on Straight Talk.